Ayan, welcome to my channel. Gagawa po tayo ng turmeric powder. At ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano ang mga sangkap nito. At kung paano ito gawin. Kaya tara, luto na tayo. Guys, kung mapapansin nyo, bakit powder ang ginagamit ko? Ito po yung nabibili sa grocery. Itong turmeric powder. Ito po yung pinili ko na gawin instead na itong fresh luyang dilaw. Dahil unang-una, itong sa fresh luyang dilaw, gagadgarin pa po siya. Bukod sa gagadgarin mo, ay malakas po ang kapit ng kanyang kulay. Napakatapang po kasi ng kulay nito. Compare doon sa itong powder na ito, hindi na mababahira ng kulay ang iyong kamay. Kaya pasensya na po. Susubukan po natin kung ano ang kalabasan ng ating gagawing turmeric salabat powder. So, ibubuhos na po natin ang turmeric powder. So, masyado na po siyang puro. Dahil ang katas ng kwan natin ng luyang puti ay isang tasa lang. So, pwede nyo po itong dagdagan ng tubig. Kahit na mga kalahating tasa lang po ang dadagdag nyo muna. Pakunti-kunti lang. Haluin po siya para matunaw ang powder. Ayan, napapansin nyo, malapot pa po siya. Kung makikita nyo, yung gilid ng kawali ay hindi pa natatanggal yung unang pinaglutuan natin ng salabat na puti. So, pwede pa po natin dagdagan ng tubig. Kunti lang muna, mga 1/4 tasa. Ayan na po ang ating turmeric. And then, ibubuhos na po natin ang sugar. So, mga 1/4 lang po na kilong sugar ang nilalagay ko. Brown sugar pa rin ang gagamitin natin. Thank you.
And then saka ko na siya sisindihan. Ganyan lang po guys, kasimple ang paggawa ng salapat. Ang mahirap lang po kapag ginagkad natin yung sariwang luya, dahil yun po ang ating challenge, hindi maiwasang masugatan ang ating kamay. Itong turmeric powder na ito, idea ko lang po ito, sinubukan ko lang gawin yung powder na talaga na nabibili natin sa grocery or sa palengke. Then, nasa sa inyo na rin po kung damihan niyo po ng sugar or tatamisan niyo po siya. Para kasi sa akin, lalo na yung mga may diabetic, kahit lesser lang po ang or less lang po ang sugar na ilalagay natin. Or nasa sa inyo na po yan kung tatamisan nyo or hindi ang inyong gagawing turmeric sa labat. Then after 10 minutes, ito na po ang resulta ng ating turmeric salapat. Resulta ng ating turmeric salapat. Ang kainaman nito, hindi siya mahirap haluin kumpara doon sa luyang puti na kailangan mabilisan ang kilos mo. Hindi ko pa pinapatay ang apoy nito. Basta patuloy lang po ang paghahalo ko para huwag siyang masunog.